Hello, good morning, Snap Hydroponics Growers. Share ko lang yung mga bagay-bagay na mga nasa ano ko, nasa aking kwarto or aking opisina. Okay. First of all, ito ay space bucket. Space bucket kasi gawa siya sa bucket, tapos medyo kakaiba siya, parang galing sa outer space. Okay. Ito, ang nakikita nyo, para siyang light box. Ayan na. Diba? Okay. Para siyang light box. Itong takip niya, ayan. Diba, kung alam nyo, kung alam nyo yung 5-gallon na bucket, ganito siya. Ganyan. Tapos meron siyang takip na ganito. Ayan. Tapos gagawin mo lang, puputulin mo siya, para may papatong mo siyang ganun. O, tapos yung takip, may takip. Oh, so you have this na siya yung tawag niya yung head. Or kumbaga basta ito yung piece na nag-hold ng ilaw, ng mga ilaw. Oh, dito sa, teka, papatayin ko kasi masyado maliwanag yung makita sa camera. Ayan. Okay, patayin na siya. Okay, kung makikita nyo, ayan, ito yung ilaw kanina, tapos meron pang tatlo dito. So, in all, kaya niya ng, ito 24 watts ito eh. 24 watts na Philips. So, CFL light siya. Tapos, pwede ka pa maglagay ng tatlo pa siya dyan. So, bali 24 times 4. Okay? Watts. O, ilan yung 24 times 4, kaya na mag-mat. Okay, yan. So, yan. So, in total, 24 times 4 is, ayan, 96. Okay, so 96 watts, a total of 96 watts. Yan. Yun yung po-provide mong ilaw dito sa loob nitong bucket. So, kung meron kang gustong palakihin, 96 watts ng ilaw yung andyan. So, pero hindi naman yun, hindi yun sukatan ng ilaw. Maraming mga importante factors. Kaya lang, if you want to start indoor growing, ang pinakamadali, gumamit ka ng CFL kasi widely available siya, madaling gamitin, madaling mahanap. Tapos reliable, hindi kagaya ng LED. Maraming mga technicalities sa LED. So, kung gusto nyo mag-start, pinakamaganda sa CFL kasi available siya. Okay, next. Ito yung space bucket, ganyan yung sinabi ko. Ano yung pwede mo ilagay sa space bucket? Kahit ano, currently, hindi ko lang magalaw yung camera kasi ano. Currently, ang laman niya, para dito sa akin, oh. Andito yung mga grafted na cactus ko. Ayan. O, sa halip na sa labas ko sila palakihin, dito na lang, para hindi sila nasusunog. Napaka-healthy yung mga yan. Oops. Ayan. Okay, sorry kung napapatingin ako sa ano, kasi tinitingnan ako nung focus yung camera para makita niya. Okay. So, yan. Ito yung space bucket. So, kumbaga, para siyang maliit na grow box na pwede mong gawin, do it yourself. Yan. Kailangan lang meron kang konting alam sa electronics or meron kang tito o rasawa na marunong magkutingting ng mga electronics. Yan. Ano pa yung parts ng space bucket? O meron siyang CPU fan. Yung CPU fan for circulation. Hindi kasi pwedeng kulob doon kasi pag naiwan dyan yung moisture or anuman, mabubulok yung mamamatay yung halaman nyo. Kaya mahalaga sa halaman yung air circulation. Tapos, what else? Ayan, nakakabit siya sa, kung nakikita nyo doon ito, na banggit ko na, yan yung electronic timer. Ayan yung electromechanical timer. Meron akong post tungkol dyan. Doon sa snaphydroponics.info. Ayan. So, kapag sinaksa ko siya, kasi magkakailaw. Ayan. Okay, may ilaw na siya. Ayan, so, yan, para kasi ganito, isa lang yung ilaw na nilagay ko sa kanya kasi grafted cactus lang naman siya, mga seedlings siya, hindi niya kailangan ng maraming ilaw. Pero as they grow, pwede kong dagdagan. Pwede ko siyang dagdagan ng ilaw hanggang sa up to 96 watts. So kung compare mo yun sa mga LED lights na sobrang layo dun sa wattage na yun, mas makakamura ka talaga. Pero ang problema kasi sa CFL, madali siyang mag-diminish yung kulay niya. Nagde-degrade siya over time, hindi kagaya ng LED. Pero ang problema naman sa LED, madali, mahal siya. Saka, hindi pa medyo polish. Unless yung sobrang mahal na LED lights yung bibili mo, yung tawag dun yung COB. COB.
chips on board. Yun, yung mga ganong uri, yun yung talagang high quality na LED na matagal mong gagamitin, maganda yung resulta. Okay. Tama na, enough na yung space bucket. Ano itong nasa likod? Ito yung aking do-it-yourself na light box. Yan, diyan ko ginagawa yung mga time lapses ko. Saka ano pa? Saka pang ilaw din. Pag minsan, yun, yung mga seedlings ko, diyan ko dito ko siya nilalagay. Kasi ano to, Philips din to yung ilaw niya. LED siya. LED na 3.5 watts. 3.5 watts yung isa. Okay? 3.5 yung isa. Sorry na ano ako kasi lagi ang napapatingin doon sa itaas, doon sa monitor ko. Anyway. Yan. Yan yung aking light box. Ginagamit ko sa photography. Tapos, it doubles as yun, yung para sa seedlings. Yung mga bagay na hindi mo na yung para sa loob na lang. Kasi yung mga seedlings kasi sensitive. Pag minsan matapakan ng pusa, patay. Ganun. Kaya ayaw ko lang ilagay sa labas. Laging sa loob lang siya. You have to be careful. Tapos ano naman ito? Ito yung aking grow tent. Sorry, hindi ko magalaw yung camera. Pero ito, grow tent. Yan yung indoor setup. Yan yung talaga indoor setup kung meron ako ditong LED light. Siguro susunod, makukuha ko ng video, madidescribe ko ng laman ito. So, ano pa ba? Yun. So, let me know in the comments kung ano yung gusto nyo matutunan, kung ano yung gusto nyo testing dito sa mga to. Kasi as of now, wala silang mga laman eh. Iniisip ko pa kung ano yung lalagay ko. So, give me any ideas na gusto nyo testing, kung gusto nyo mag-hydroponics dito sa space bucket, kung gusto nyo mag, ano ba, gusto nyo i-timelapse, tingnan natin doon sa, kung anong gusto nyo makita, gagawin natin dito sa lightbox. Then, kung gusto nyo i-try natin itong grow tent, kung gusto nyo i-try natin yung grow tent, edi, sige. Mag-suggest kayo ng mga halaman na gusto nyo itanim, yung gusto nyo i-try indoors. Kasi, marami kasi nagtatanong tungkol sa hydroponics. Bukod sa hydroponics, basta yung hydroponics in general, saka indoor gardening, para maraming nagkaka-interest. So, kung susubukan natin, let's find out together kung ano yung mga best practices, kung ano yung mga halaman na magandang itanim dito. We'll do the math kung effective ba talaga to kasi mahal naman ang oriente. Tapos, ang dami nating, marami mayaman tayo sa sikat ng araw, 12 hours a day ang araw sa atin. The whole year, di ba? So sagana talaga tayo sa araw. So why would we opt to do indoor gardening with grow lights? Okay, mahal pang kuryente sa atin. So let's do the math. Yun din yung reason kung hindi ko masyado napapakita na feature ito kasi ginagamit ko siya on and off kasi nga medyo mahal sa kuryente, pang hobbyist lang talaga. So siguro na makikita ko rin yung mga ibang setup na nandoon sa Snap Hydroponics Growers na may indoor setup sila. So, let's find out kung ano yung pinaka-effective, ano yung pinaka-magandang ilaw, pinaka-magandang setup, most efficient na, at least for the hobbyist. Tapos, later on, we'll find out kung ano yung viability niya sa bawang mga commercial purposes. Okay? So, I hope this helps. Sorry matagal. Sorry kung medyo pangit yung presentation. I'm doing my best para ma-improve yung mga videos ko. Para mapainabangan ninyo yung mga pinagsasabi ko or whatever. So let me know in the comments kung ano yung gusto niyo makita, kung ano dito yung gusto niyo itanim, kung ano yung kung if you have any questions about space buckets. Yung space buckets I think I'll try to do a video kung paano ko ginawa ito. Pero ngayon, wala akong time. So pinakita ko lang sa inyo lahat itong mga ito. And if you're wondering, ito meron pa marami ang mga bagay-bagay na akalat sa kwarto ko. Ayan to, ito, ayan. Ito ay square nursery pots. Oh. Bigay lang sa akin to ng nakilala ko sa yung isang group sa Cactus and Succulents Society of the Philippines Incorporated. Tama yun, yun. Cactus Fairy. Yun, mababait sila. Binigyan ko sila ng cactus, binigyan nila ako ng pagkaramiraming pots. Okay. So, I've been dragging on for too long. Thanks for watching. Stay tuned kasi marami pa ako mga content agay nito. So ipalaganap natin ang gardening, ipalaganap natin ang snap. Okay? Thank you. Bye-bye.